magandang magandang umaga sa inyong lahat. Sa inyo po lahat, magandang magandang umaga mga pamangkin. Ako po si Kapitana Sisa. At ako ang inyong Tita Cora. At kami ang Baklitas. Sa first airing natin today dito sa Energy FM. Nakakatuwa nga naman, hindi ba Mars? Oh Mars? Oo. Diyos ko, yung kaba ko. Ako din, in fairness. Sobrang kinakabahan. Pero siyempre simula sa araw na ito, kami na makakasama niyo ba sa chismisan ng pag-uusapan na dito ang Baklitas! Diba? Pero ngayon na, pag-usapan na po natin na Chris Aquino, kamusta na nga ba ang kalagayan? Oo, Mars. Naku. Mars, nakakaloka, hindi ba? Dahil recently lang ay napabalita ay talagang medyo parang lumulubha ang kondisyon ni Chris Aquino. Ay. Pero ngayon ay kumbaga parang ayon sa ating nabalitaan naman ay nakalipad na siya patungong bansang Amerika para doon na siya tuluyang magpagaling at magpagamot, hindi ba? Kasi recently naman ay talaga nga naman na hindi naman lingid sa kaalaman kung ano yung karamdaman niya, siya ay nagkaroon ng autoimmune disease, di ba? Kung tawagin ay chronic spontaneous urticaria. Urticaria. Mercy ba talaga yung mga sakit ng mga mayayaman? Di ba? Ano, nakakaloka. Pero syempre, kahit pa paano, nakakalungkot, hindi ba? Dahil naging open book ang buhay ni Chris Aquino sa lahat ng Pilipino, sa lahat ng tao na nandirito, ng mga nanonood, hindi ba? Yun naman yung hinahangaan ko sa kanya kasi napaka-dedicated niya sa kanyang mga tagahanga. Correct. At saka never siya nagtago kung ano yung nararamdaman niya, kung masaya siya, kung malungkot siya, kung meron siyang sakit, talagang lahat nakalantad, hindi ba? Kaya nga lang ngayon, di ba, parang nakakalungkot na pagpasok pa lamang ng January, ay eto na yung mga sumalubong sa kanya. Unang-una, yung love life niya, na naun siya, di ba? Itong January lang din. Ngayon, pangalawa naman ay, nung January 12, ay talagang lantaran din niya pinakita na sa publiko yung tunay na nararamdaman. Kaya nga naman ngayon, marami nag-aalala kung ano na nga ba ang tunay na kondisyon ng Queen of All Media. Pero wala pa rin makasagot kasi kahit yung mga doktor niya sa Singapore ay hindi na rin malaman. Naku, maidugtong ko lang dyan, Marsa, kasi nabalitaan ko din itong mga nakarang araw. Marami nagmumungkahe na mga kaibigan sa showbiz na itong si Chris Aquino ay ipatingin din sa albularyo. Bakit nga ba? Oo nga, no? Option din yan, Mars. Naku, kung akong tatanungin, Mars, ikaw ba, Mars, naniniwala ka ba sa kulang? Ay, oo, Mars. Totoo, diba? Yan, hindi ba? Wala namang masama, Mars, kung ano, di ba? Kung papatingin nila si Chris. Wala, oo nga. Bakit nga ba hindi naging option yun sa dami ng mga nakapalibot sa Queen of All Media, di ba? At balibalita ko, Mars, sa ngayon daw, hindi pa daw kinukonsidera ni Chris yung ganyang klase ng panggagawa. Hindi, kasi, di ba, kumbaga parang wala man na makakapagsabi kung totoo man yan o hindi, hindi ba? Pero bakit nga ba hindi naging option yung pagpapatingin sa albularyo kung ilang taon na walang makitang definisyon ng tunay na sakit ni Chris Aquino? Wala man lang nagsabi na bakit di tayo magpatingin sa mga faith healer. Diba? Wala rin naman mawawala kung sakali. Diba? At saka sa pagkakataong ito, Mars, ito yung pagkakataon na talagang lahat kakapitan mo. Mabuhay ka lang. Kasi nakita mo yung kanyang message. Na sabi niya doon na sana naman na umabot pa ako sa birthday ng anak ko or hanggang mag-18 si Bimbi. Ibibigay din naman ng Panginoon yan, diba? Basta't manalig lang siya. Tsaka ang isa pa dito, hindi ba? At papaano, kahit may nararamdaman siyang karamdaman, hindi nawawaglit sa kanya yung pagtulong pa din. Oo. Ay, naku, Mars. Diba, Mars? Nakakatuwa yan. Kahit na nasa banig siya ng karamdaman. Oo. Diba? Tuloy-tuloy pa rin yung pagbibigay niya ng tulong sa mga tao na kahit binabash siya ng mga tao. Sinagot lang din naman ng Queen of All Media na I don't care. Oo. Diba? Kahit naman ako, diba? Kung tutulong ako, ipapakita ko. Kasi sa panahon ngayon, i-flex mo ang lahat. Tama, hindi ba? And you need to be proud of. Correct. Diba? Sa mga bagay na na-achieve mo. Kasi nga naman, totoo naman din ang sinabi ni Chris, diba? Kasi hodang may sakit, may nararamdaman siya, tuloy ang kanyang pagbibigay serbisyo dahil ito ay bilang kapalit sa pagsuporta ng sambayan ng Pilipino sa kanyang buong pamilya. Oo. At saka maraming nagdadasal para sa kanya. Correct, hindi ba? Kaya nga naman din doon sa mga basher, diba? Tigilan na muna natin, tsaka huwag na natin masyadong uriratin yung love life niya dahil, alam mo yun, alam naman na natin lahat yan, diba?
Kaya lang humiling naman din ang Queen of All Media ng konting respeto naman pagdating sa aspeto na yun. Alam mo sa akin, Marsa, itong opinion ko lang ha, pwede mo husgahan si Chris sa ibang bagay. Kasi may mga pagkukulang din siya in the past. Correct. Pero hindi mo siya pwedeng husgahan bilang actress, host, at ina ng kanyang mga anak. Tama. Ay, diba? Day. Hindi mo pa pwedeng questionin yun dahil talagang kitang-kita mo naman. Corrected by. Diba? Kaya nga naman, nasa lahat pa din, patuloy natin ipagdasal. Dahil sa ngayon ay nasa bansang Amerika na siya sa tulong ng ilang mga lokal na opisyal ng gobyerno para mabigyan siya ng temporary pass dahil nga sa sobrang strict ng paglabas ngayon gawa ng itong pandemya na to. Kaya nga naman natulungan tuluyan ng nasa Amerika na ngayon ang Queen of All Media para magpagaling. At bumuhos talega ang pagsuporta sa Queen of All Media. Nakita mo ba yung post ni Binoy? Oo, diba? Kaya nga naman Mr. Robin Padilla. Kaya patuloy natin ipagdasal, hindi ba? Na sana gumaling na din siya. Correct. Diba? Aminin man natin, marami siyang natutulungan. Oo. Diba? Mm-mm. Yun lang naman din yun. Diba? Naku, marami akong kaibigan na connected kay Ms. Chris Aquino. Isa na dun yung kanyang ano, isa yung kanyang PA. Napaka-generous doon na tao niya. Diba? Kaya nga ibibless pa din siya ng ating Panginoon. Well, in the meantime, una pa lamang na chika yan para sa araw na ito. Mag-abang-abang pa kayo dahil marami pa kaming chikang hatid ni Tita Cora. Correct, diba? Mga pamangkin. Kaya nga naman tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan, mga Marcy. Dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Huwag mong sabihin radyo. Sabihin mo...